lumilipas at magbago ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks, higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyo man. Kasama mo sa palasyo ng Malacañang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ang inyong radyo man, Jenny Pahilanga. Hapon po tayo ngayon ng Martes. Mayo 5, Radyo Man Ron Ramos, ang ngalan ni Radyo Man Rod Marcelino. Live tayo sa lahat ng RMN stations at sa WRMN New York, USA. At sa Facebook ay ang RMN News. Sa ating mga balita, bilang ng COVID-19 cases sa bansa, umabot na sa 9,684 pamilya ng 18 empleyado ng Senado sa nagpositibo sa sakit sa ilalim din sa rapid test. Mahigit 36 kataon magkakaroon o nagkaroon ng close contact sa mga COVID-19 positive. Alos 500 local government unit na nakapagkamit ng 100% completion rate sa pamamahagi ng cash aid ng pamahalaan. 0.7 billion for peace beneficiaries. Dry run sa operasyon ng public transportation bago tuloy ang alisin ng ECQ, ibinungkahi ng Transportation Committee. Sa kabila naman ng desisyon ng DepEd, panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Duterte na iurong ang school opening, itutuloy pa rin ng Senado. Sa balitang tatak, RMN, dagupan, mga alak, nagmistulang patay ng ilagay sa kabaong at ipuslit gamit ang karo ng patay na sabat ng pulisya. Balita sa Ibayong Dagat, USFDA nagbabala ukon sa mga website na nagbebenta ng mga COVID-19 vaccines. Sa sports, PSC bumubuo na ng bagong protocol para sa COVID-19. Sa balitang showbiz naman, Ellen Adarna sinagot ang isang netizen matapos laitin dahil sa kanyang stretch marks. Weather update, RMN News Nationwide. Magandang hapon, Radyo Man Ronnie. Mga kasama, humigop na ng sabaw ng bulalo with black beans na masarap ulamin ngayong darating na ang dinner. Ayun ako, Radyo Man Jenny, ridge of high pressure area pa rin kasi ang mga kaapekto sa northern and central zone, kaya asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa lugar. Pwede rin kayong mag-bonding kasama ang inyong pamilya habang kumakain ng mais con hielo at saging con hielo. Inaasahan naman magiging maganda kasi ang panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang pag-ulan sa gabi dulot ng localized thunderstorm. Samantala po, silbing umabot po sa 10 hanggang 13 tropical storms ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong darating na tag-ulan na nagaganap o magaganap mula Hunyo hanggang Agosto o Oktubre. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:14 ng gabi. At muling sisikat naman bukas ng alas 5:31 ng umaga. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide Special Coverage. Sa ating mga balita, mga kasama, umabot na sa 9,684 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Ayon kay Health Yusek Maria Rosario Vergere, na itala ng kagawaran ang 179 na panibagong kaso ng COVID-19. 14 naman ang dumadagdag o dumagdag sa mga nasawi na umakyat na sa 637. Sa kabila nito, pumalo na sa 1,408 ang mga gumaling sa sakit na nadagdagan na 93 recoveries. Pinakamadami pa rin naitalang kaso ng national sa National Capital Region na mayroong 173 o 87%, sinundan ng Region 7 na may isa o 0.5% at 25 o 12.5% sa iba't ibang lugar sa bansa.
Nakapagtala po tayo ng 199 na bagong kaso at umabot na po ang kaso natin sa 9,684. Meron din po tayong 93 na bagong bilang ng mga kababayan na napagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Sa kabuuan, meron po tayong total na 1,408 recoveries. Samantala, sa ilalim din sa rapid test sa COVID-19 ang pamilya ng 18 empleyado ng Senado na nagpositibo sa COVID-19. Paliwanag ni Senator Pahilanga Lacson, nagsasagawa na ng contact tracing sa mga pamilya at nakahalubilo ng 18 empleyado ng Senado na nagpositibo sa COVID-19. Anya, ang mga nagpositibo na mga empleyado ng Senado ay dinala na sa mga ospital para sumailalim sa confirmatory test gamit ang PCR test. Unti-unti nang bumaba ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Dr. John Wong, Associate Professor mula sa Ateneo School of Medicine and Public Health at bahagi ng Interagency Task Force Sub-Technical Working Group, mula noong March 5 hanggang sa ngayon ay nakikita na nila ang tinatawag na flattening of the curve. Dito ay niya makikita ang progress o nagiging takbo ng COVID-19 pandemic kung saan sinusukat ang doubling timing o ang bilang ng mga araw at ang bilang ng mga itatalang bagong kaso o pasyente tinatamaan ng COVID-19. Maliban dito, bumaba na rin anya ang positivity rate sa nakalipas na mga araw. Bagamat mayroon ng flattening of the curve, nagpaalala sa publiko si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri na hindi pa rin dapat magpakampante ang lahat at dapat ay maging mapagmatsyag pa rin kontra sa COVID-19. Samantala, iginit naman ni Dr. Mike Ryan, top emergency expert ng World Health Organization, na espekulasyon lamang at walang matibay na base ang akusasyong galing at gawa sa isang laboratory sa China ang COVID-19. Ito ay matapos sabihin ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo na mayroong matibay na ebidensya na galing sa isang Chinese laboratory ang COVID-19. Paliwanag ni Ryan, isang evidence-based organization ng WHO, kaya't pawang datos, ebidensya at siyensya lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Anya, kung talagang mayroong matibay na ebidensya ang Estados Unidos, ay marapat na ipahatid nila ito sa WHO. Sa ngayon, anya ay may tuturing lamang na natural in origin ang COVID-19. Bilang ng healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19, patuloy na bumababa. Mga nawala ng trabaho sa mga naluging ospital, pinag-a-apply sa Department of Health. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyo Man, Joyce Adra. Sinimulan ng Department of Health patuloy na bumilang ng healthcare workers sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri, sa kabuuan 819 COVID cases sa healthcare workers, 350 dito ang gumaling na habang 1,405 ang active sa. Pinapayuhan naman ng DOH ang healthcare workers na nawalan ng trabaho sa mga nalukin ospital na mag-apply na lamang sa ilalim ng kanilang emergency hiring program. Pinasalamatan naman ng DOH ang Japanese government sa pinaabot itong katiyakan na pagbabahagi sa Pilipinas ng kanilang natuklasan gamot sa COVID-19 na Afigana. Ayon kay Yusek Vergeri, agad nilang isa sa ilalim sa clinical trials ang nasabing gamot. Gayunman, pinag-iingat naman ng DOH ang publiko sa paggamit ng Avigan dahil ang panganib ito sa mga buntis. Samantala, pinapayuhan naman ng DOH ang mga employer na makipag-ugnayan sa Labor Department kaugnayan ng pagbabalik trabaho ng kanilang mga pagawa. Ayon kay Yusek Vergeri, dapat maging alerto ang employer sa mga empleyado nito na magre-rehistro ng temperatura ng 37.5 centigrade. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colliantes Adra, Tatak RP. Concert venue, siminungkahin ng Sinodon na gamitin sa COVID-19 mass testing. Kasama natin sa balita live via Zoom, Rajaman Grace Mariano. Iginigit nga ni Philippine Red Cross at Chairman and CEO Senator Richard Gordon ang kahalagahan na maging organized at systematic ang mass testing para malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Gordon, malaking tulong para makamit ito kung ang mga malalaking concert venues ay gagamitin bilang swabbing sites para sa mass testing. Kabilang sa tinukoy ni Gordon, ang Mall of Asia sa Pasay City at Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City at iba pang mga malalaking lugar kung saan siguradong maipapatupad
matupad ang physical distancing. Kasabay nito ay nirekomenda din ni Gordon na ipa-COVID test ang lahat ng mga health workers tuwing ikalabing apat na araw. Sabi ni Gordon, maaaring tumulong dito ang Red Cross na ngayon ay meron ng 3 laboratorio sa Metro Manila at kayang magsagawa ng 12,000 na COVID test kada araw. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak Rmn. Mahigit naman 80 na nagpositibo sa COVID-19 gumaling na sa Mandaluyong City. Kasama mo sa balita, Radyo Man Silvestre Labay. Naniniwala ang pamunuan ng Mandaluyong City Government na marami pa ang gumagaling sa mga naawa ng coronavirus disease o COVID-19 sa lungsod ng Mandaluyong. Ayon kay Mandaluyong City Mayor Menche Abalos, umabot na sa 82 na nagpositibo ng COVID-19 ang gumaling na kumpara sa mga nasawi na umabot lamang sa 36 ang nasawi, habang 418 ang kumpirmado ng COVID-19 at 673 naman ang suspected cases at isa ang probable case, kung saan 57 dito ang galing sa Barangay Addition Hills. Paliwanag naman ni Carlito Sernal, kapitan ng Barangay Addition Hills, sa panahon ng lockdown umano sa darating na Huwebes ay magsasagawa umano sila ng random rapid testing sa 3,000 residente sa pamamahala ng City Epidemiology and Surveillance Unit. Pinawi naman nila ang pangamba ng mga residente na magugutom sila dahil hahatiran umano ng Mandaluyong City Government ang mga ito ng food packs. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Silvestre Labay, Tatak Rmn. Tinatay namang naabot sa mahigit 36,000 individual na nagkaroon ng close contact sa mga COVID-19 positive sa buong bansa. Ang Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa ginawang contact tracing efforts ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng pulisya, napagalaman ng mga otoridad na 36,271 ang mga individual na nagkaroon ng close proximity sa mga nagpositibo sa virus. Anya, mayorya ng mga ito ay natignan na at napuntahan na, pero mayroon pang mga kailangang i-trace. Paliwanag ni Vergere, pinabubuo ng mga kinatawan mula sa national government, local government, barangay health emergency teams at pulisya ang contact tracing teams. Nakatulong din, anya, ang contact tracing efforts sa mga otoridad na matunto ng clustered cases sa Cebu at sa Zamboanga. Sa ilalim ng DOH protocol, binibigyang prioridad para sa COVID-19 tests ang mga severe at critically ill, symptomatic na mga individual at mga nasa vulnerable sector. Bayanihan laban sa COVID-19. Rmn News Nationwide Special Coverage. Samantala, umabot na sa 80.8 billion pesos na pondo ang naipamahagi ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD sa 1,589 na local government units sa buong bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rolando Bautista, katumbas ito ng 98.56% ng budget ng Social Amelioration Program o SAP ng pamahalaan. Anya, nasa 8.6 billion low income na non-for fees beneficiaries na nagkakahalaga ng 51.5 billion pesos, habang 459 mula sa 1,589 LGUs ang nakapagkamit na ng 100% completion rate sa pamamahagi ng SAP. Nakapagsumit na rin, anya, ng kumpletong liquidation reports ang 38 na LGUs. 0.7 billion for peace beneficiaries na cash card holders sa buong bansa at mahigit 363.8 million para sa 92,923 for peace beneficiaries na walang cash card. Tiniyak naman ni Bautista na naghihintay na lang ito ng executive order na naguutos ng pamamahagi ng second tranche ng cash aid ng pamahalaan. Philippine National Police magpapakalat ng mga investigador para mangalap ng ebidensya laban sa mga local officials na umano'y sangkot sa kategoryan kaugnay sa Social Amelioration Fund. Kasama natin sa balita, live via Zoom, Radyo Man Rhea Mamogay.
Ikakalat na ng Philippine National Police ang kanilang mga investigador para mangalap ng ebidensya laban sa mga local officials na kinurakot ang pera na para sana sa mga mahihirap nilang constituents. Pero matapos na iutos mismo ito ni DILG Secretary Eduardo Año sa PNP na magsagawa ng case build-up operations laban sa mga tiwaling local chief executives. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak, ang PNP Directorate for Investigation and Detective Management ang tututok sa gagawing investigasyon ng mga PNP investigators, habang ang mga investigador ng PNP CIDG ang magbubusisi sa mga disbursement records, resibo, iba pang dokumento na magsisilbing ebidensya sa katiwalian ng ilang local chief executives. Matatandang sa nakalipas na public address ng Pangulong Rodrigo Duterte, binanggit nito ang isang barangay chairman sa Bulacan na umuno'y binawasan ng cash aid na para sana sa kanyang mga kabarangay. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Sumbong sa mga corrupt na local officials, dapat may kalakip na ebidensya para makubra ang 30,000 pesos na pabuya. Ayon po yan sa Palasyo. Live via Zoom. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Angel Ronquillo. Hindi nga lamang basta sumbong kung hindi dapat may kalakip na mga ebidensya kapag may idudulog na reklamo ang publiko laban sa mga opisyal ng barangay na muna'y nangungurakot ng pera para sa social amelioration program. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, layo nitong matiyak na hindi paninirang puri lamang sa mga opisyal ang motibo ng sumbong. Sinabi ni Roque na mas mainam pong suportado ang reklamo ng video recording at mahalagang may na-submitted din complaint affidavit sa police o hindi naman kaya ay sa NBI kung kasong administratibo naman ay dapat magsumite ng reklamo sa pinakamalapit na tanggapan ng DILG na siyang gagamitin na basihan para makuha ang 30,000 pesos na pabuya ng Pangulo. Hindi po sapat na nagsusumbong naman, kinakailangan magsumite po ng ebidensya dahil ang pabuya po ay doon sa mapapatunayang tama po ang paratang. Hindi lang po magpaparatang, kinakailangan patunayan. Samantala, kinumpirma din ni Roque na sang katerbang sumbong din na kanyang natanggap sa kanyang cellphone. Mari din namang dumulog sa hotline na 8888 ang mga may reklamo. Kagabi nga nakatikim ng sermon at mura mula mismo kay Pangulong Duterte ang barangay Kagawad sa Hagonoy, Bulacan dahil sa paghihingi nito ng parte ng SAP sa mga benepisyaryo sa kanilang mga barangay. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Iminungkahi naman ni House Transportation o Transportation Committee Chairman Edgar Mary Sarmiento na magkaroon muna ng dry run sa operasyon ng public transportation bago tuluyang alisin ang enhanced community quarantine. Ayon kay Sarmiento, kailangan magkaroon ng 5 araw na dry run bago tapusin ang ECQ sa Metro Manila para sa mga transport system tulad ng bus, tren, tricycle, aeroplano at inner island passenger vessel. Ito'y para matiyak na handa at kayang maipatupad ang mga health protocol na inilatag ng Inner Agency Task Force sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, isinuspindi ng IATF ang international flights papunta at palabas ng Pilipinas hanggang Friday o Biyernes, Mayo 8. Habang exempted naman ang mga sumusunod: official flights, emergency flights, cargo ambulance and medical supply flights, weather mitigation flights, maintenance flights at international flights for stranded foreign nationals. Kasabay nito, pinalawig ng Land Transportation Office ang validity ng mga driver's license na napaso habang umiira ng ECQ. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, maaaring iproseso ng mga aplikante ang license renewal ng mga ito sa loob ng 60 araw kapag nagbukas na ang opisina matapos ang quarantine period. Wala rin anyang penalty na kukolektahin para sa late registration ng motor vehicles at renewal ng mga driver's license na mag-expire sa loob ng umiiral na community quarantine. Itutuloy pa rin ni Senator Vicente Soto III ang pagsusulong ng panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na iusog ang petsa ng pagbubukas ng klase. Ito'y kahit itinakda na ng Department of Education o DepEd sa August 24 na buksan o bubuksan ang klase na magtatapos sa April 30, 2021. Ayon kay Soto, sa ilalim ng Senate Bill No. 1438, isinusulong ito na baguhin ang Republic Act No. 7977
Education o ang Act of Lengthening of School Calendar. Imbis daw po kasi na simula ng klase sa unang Lunes ng Hunyo, base sa kasalukuyang batas, bibigyan ng oras ang DepEd na mapagplanuhan ang petsa ng school opening para makasunod sa new normal education system. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang pagkakasa ng hatid estudyante program para sa mga mag-aaral na na-stranded dahil sa enhanced community quarantine. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, karamihan sa mga estudyante sa Metro Manila ay na-stranded sa kanilang campus, apartments at dorms. Kaya ipinanukala ng DOTR sa IATF ang Hatid Estudyante Program na tutulong sa kanilang mga sa kanila pong makauwi sa kanilang mga hometowns. Meron ring online platform ang programa na maaring magamit ng mga estudyante para magparehistro kung nais nilang umuwi. Nakapagtala naman ng Philippine National Police ng 1,200 crimes against women and children o mga krimen kontra sa mga kababaihan at mga anak dito. Magmula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa Luzon noong Marso at 13. Ayon sa lingguhang ulat ng Pangulong Rodrigo Duterte na isinumiti nito sa Kongreso, nakapagdala ang PNP ng 763 kaso na laban sa kababaihan at 521 kaso laban naman sa mga kabataan hanggang Abril 30. Dahil dito nagbigay direktiba ang Pangulo sa PNP na makipagtulungan sa local government units para bigyan proteksyon ng mga bata at kababaihan ngayong umiira ng ECQ dahil sa COVID-19. Ang direktiba ng Pangulo ay kasabay na rin ang panawagan ng Commission o ni Commission on Human Rights Spokesperson Jacqueline Andigia at ng United Nations bilang tugon sa COVID-19 pandemic. National Telecommunication Commission naglabas ng cease and desist order sa ABS-CBN kasunod ng pagkapaso ng prangkisa nito. Kasama natin sa balita, Radyo Man, Mike Goyagoy. Nagpalabas na ng pasya sa kapalaran ng ABS-CBN ang National Telecommunications Commission kasunod ng pagkakapaso ng prangkisa ng TV network kahapon. Naglabas ang NTC ng cease and desist order sa ABS-CBN. Ang cease and desist letter ay isang mahalagang dokumento para sa isang individual o kumpanya na nag-uutos na ihinto ang kailang tinatawag na purportedly illegal activity. Sa kautosan nilalabas kanina, inuutusan ang ABS-CBN na ihinto ang ginagawang operasyon ng iba't ibang TV at radio broadcasting station nito sa buong bansa. Ginamit na dahilan ng NTC ang kabiguan ng TV network na makakuha ng valid na congressional franchise. Nakasaad pa sa kautosan na ipatutupad ng NTC ang closure order nito sa mga lugar na may operasyon ng ABS-CBN. Binigyan ng NTC ang ABS-CBN ng 10 araw na sagutin kung bakit hindi dapat kanselihin ang ibinigay sa kailang frequency. Tatakda naman ang pagdinig ng NTC sakaling magtapos na ang enhanced community quarantine. Kasama sa DZXL Manila, Radyo Man, Mike Goyagoy, Tatak, RMN. Abangan sa aming pagbabalik sa dagupan, mga alak nagmistulang patay nang ilagay sa kabaong at ipuslit gamit ang karo ng patay na sabat ng pulisya. At mamaya sa Rmn Sports, PSA bumubuo na ng bagong protocol para sa COVID-19. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Hay, buti na lang walang pasok si Alfred at ang mga bata. Maiging nasa loob ng bahay ang aking pamilya para makaiwas sa sakit natin ng virus na yan. Ano ba yan? Puro COVID ang palabas sa TV. Oh, wala na akong lives. Hay, how boring. Boring baka mo. Eh, ang daming pwedeng gawin. Tulad ng pag-e-exercise, paglilinis o pag-o-organize ng mga gamit, pagbabasa ng mga libro, o paglalaro ng mga indoor games. Eh tayo, mahal, pwede ba tayong mag-loving-loving? Uy! Sorry, mahal ha. I'm practicing physical distancing eh. At saka magiging busy ako. Gagawa ako ng vlog. Vlog? Tama ang narinig nyo. And the title would be, Ang Maparaan na Nanay 2.0. Protektahan ang pamilya laban sa COVID-19. Manatili sa loob ng bahay para sa ligtas na pamumuhay. Isang paalala mula sa RMN Networks. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Patuloy ang paglaban, pero hindi mo alam kung nasaan ang kalaban. Tumataas ang bilang,
ng mga tinatamaan at namamatay. The Department of Health reported new COVID-19 cases. The details of these new cases are currently being validated by our teams. Pero paano ito mapipigilan? Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire of Luzon under quarantine. Coronavirus disease ang banta ngayon sa bayan ni Juan. Huwag kayong lumabas muna ng bahay. Maging bayani, labanan ang coronavirus disease. Save your family. Save our country. Stay home. Stay home. A message from Radio Mindanao Network. Balitang Tatak RMN. Sa Luzon, mga kasama sa dagupan, mga alak, nagmistulang patay nang ilagay sa kabaong at ipuslit gamit ang karon ng patay na sa bat ng pulisya. Kasama mo sa balita, Ranjuman Katmanangan ng IFM Dagupan. Aabot sa 3 kahon ng alak ang nasabat ng pulisya sa MacArthur Highway ng Barangay Biak Binmali, Pangasinan matapos itong ilagay sa kabaong at ipuslit gamit ang karon ng patay. Kinilala ang suspect na si Jeffrey Velasco, 23 anyos at residente ng Calasiao, Pangasinan. Sa report ng PNP Binmali, umiwas umano sa quarantine checkpoint ang driver ng karon ng patay sa bahagi ng Barangay Gayaman Binmali kung kaya't ito ay hinabol na ng pulisya. Dito na tumambad ang 72 piraso ng gin ng alak na sinubukang ipuslit ng sospek. Agad itong inaresto ng pulisya at dinala sa Rural Health Unit para sa medical examination. Nahaharap sa kasong paglabag sa liquor ba ng driver ng karon ng patay. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, Radyoman Katmanangan, Tatak RMN. Sa Bacolod City, drug personality nakunan ang inihinalang shabu habang umiira ng enhanced community quarantine. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Inaresto ng mga otoridad kasama ang mga barangay officials ang isang drug personality matapos pag-alagala sa isang barangay sa Bacolod habang pinaiiral ang enhanced community quarantine. Kinilalang suspekta si James Breswala ng Proca Tilapia Barangay 3, Bacolod City at takunan ng hinihinalang shabo at naghahalaga ng 82,000 pesos, drug paraphernalia at patalim. Si Breswala na isang provisionary ang nasa custodial facility ng Police Station 2 ang harap sa panibagong kaso sa droga. Ayon naman sa kay Police Senior Superintendent Henry Villas, City Police Director, kahit na abala ang kapulisan sa implementasyon ng enhanced community quarantine sa lungsod, patuloy naman ang kanilang kampanya laban sa droga at iba pang kriminalidad. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN. Sa Mindanao naman, mga kasama sa Marawi and Habitat, inilunsad ang COVID-19 response as we build Marawi Project. Kasama mo sa balita, Radyoman Divina Suzon ng RMN Iligan. Inilunsad kamakailan lang ng United Nations Human Settlements Program o UN Habitat ang COVID-19 response as we rebuild Marawi Project. Ito ay upang tumulong sa lokal na pamahalaan ng Marawi sa pagtugon sa mga pangangailangan upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus sa syudad na sinira ng giyera laban sa mga terorista noong 2017. Ayon kay UN Habitat Project Manager Warren Ubungen, bahagi ng proyektong ito ay ang pag-install ng mga hand washing facilities sa barangay sa Gunsungan kung saan temporaryong nakatira ang mahigit 2,000 pamilyang nawala ng tahanan. Nagbigay rin ang naturang international non-government organization ng personal protective equipment o PPE at disinfectant para sa mga frontliners ng Marawi City. Kasama sa proyekto ay ang pagsagawa ng satellite markets at mobile stores at ang pag-promote ng small vegetable garden sa mga bahay at komunidad. Sa kasalukuyan ay nakapailalim ang Marawi City sa general community quarantine na may 7 kumpirmadong COVID-19 cases as of April 30. Kasama mo sa DXIC Iligan City, Radyoman Divina Suzon, Tatak RMN. Business News, RMN News
Nationwide. Nakuha po ng Pilipinas ang ika-anim na puesto sa 66 na mga bansa sa buong mundo na may mataas na level ng financial strain sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon sa The Economist, ang Pilipinas po ay katatlo na sa Asia na merong matatag na market economy, habang nangunguna naman ang bansa sa ASEAN countries sa nasabing kategorya. Nagpaabot naman ang pagbati si Presidential Spokesperson Harry Roque kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa buong economic team ng Pilipinas para sa pagkilalang ito. Samantalang palitan ng piso kontra dolyar, 50 pesos at 58 sentimos. Balitang Sports, RMN News Nationwide. Bumubuo na ang Philippine Sports Commission ng mga bagong protocol bilang tugon sa kinakaharap na krisis ng bansa dahil sa COVID-19. Ayon kay PSC Chairperson William Butch Ramirez, iaangkop nila ang protocol sa pagbaba ng enhanced community quarantine sa general community quarantine hanggang sa sumapit na ang bansa sa new normal. Kabilang sa mga panuntunan sa mga protocol ay ang long distance coaching at ang palagyang pagsasagawa ng disinfecting ng mga pasilidad. Sa ngayon ay nakikipag-ugnay na ang PSC sa National Sports Associations at Philippine Olympic Committee para sa mga programa sa ilalim ng mga panuntunan. Balitang Showbiz, RMN News Nationwide. Ellen Adarna, sinagot ang isang netizen matapos laitin dahil sa kanyang stretch marks. Alamin natin ang detalye ng showbiz balitang yan mula kay Vlogger Ems. Sinagot ng aktres na si Ellen Adarna ang isang netizen matapos itong mag-comment sa kanyang Instagram post at laitin ang aktres dahil sa kanyang stretch marks. Say ng aktres, mas kailangan daw ng treatment ang mukha nito kaysa sa kanyang stretch marks. Pinayuan din ni Ellen ang netizen na pumunta sa isang local skin clinic para maipaayos ang mukha nito. Una nang sinabi ng netizen na huwag nang subukang magpiktorya lang aktres dahil sa stretch marks at pinayuhan pang magpa-surgery kay Dr. Vicky Bello. Para laging updated sa showbiz happenings, bisitahin at like ang aming Facebook page, RMNDZXL558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube accounts, DZXL Events at DZXL Radio Trabaho. At yan ang ating trending chika ngayong Tuesday afternoon. Ako si Vlogger Ems, Tatak RMN. World News, RMN News Nationwide. Nagbabala sa publiko ang United States Food and Drug Administration hinggil sa mga naglabasang website na nag-aalok na mga hindi aprobado at hindi otorisadong gamot kontra COVID-19. Ayon sa ulat, mabibili ang mga illegal na gamot sa foxroids.com at antroids.com kung saan ginagamit ang mga hindi aprobadong gamot para sa HIV at influenza patients. Sa ngayon ay wala pang kahit anong gamot na inaprobahan para gamitin sa mga COVID-19 positive patients sa buong mundo. Samantalang aabot naman sa 400 bilyong piso ang nalikom ng European Union para sa coronavirus vaccine ng isinasagawang fundraising event ng European Union mula sa ilang mga world o mga pinuno ng bansa. At yan ang ating extra lawak na balitaan ngayong Martes ng gabi. Ako pong yung Radyoman, Jenny Pahilanga. At Radyoman, Ronnie Ramos. Mabuhay, Pilipinas! Magbabalik, hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyoman. Buong bansa, RMN News Nationwide. Ang oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang 6 ng gabi. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina.